Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacañang Press Corps. Mapapansin po ninyo na we are conducting this briefing via Zoom instead of in person. Pumanin po, but we believe that this is necessary so that we can reduce the risks of infecting our fellow government workers involved in the production of our briefings. Sa gitna ng mabilis na pagtaas ng bilang ng mga bagong aktibong kaso sa bansa, nakatutok ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa COVID-19 at ang bagong variant nito na Omicron. Kaugnay nito, nagpulong kahapon ang Interagency Task Force para pagdesisyonan ang mga bagong hakbang para tugunan ang pagdami ng bagong kaso ng COVID. Pagkatapos nito, pinulong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang piling miyembro ng kanyang gabinete para magbigay ng karagdagang direktiba sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Habang nagpupulong ang gabinete, kumalat kahapon ang isang voice clip ng isang babae na nagsasabing magkakaroon ng total lockdown at martial law. Fake news po ito. Huwag po tayong magpapaniwala sa mga ganitong uri ng balita. Please get your news and information from credible sources only. Kaya naman po, binabalita agad natin ang mga bagong hakbang laban sa COVID para alam kaagad ito ng taong bayan. Sa mga walang magawa na gumagawa at nagpapakalat ito, tigilan nyo na po ito please. Hindi ito biro. We are dealing with a real threat that understandably concerns our people, and spreading baseless and malicious rumors contributes to unnecessary anxiety and to needless panic. Hindi po ito nakakatulong. Umpisan po natin ang briefing muna sa isinagawang sandali, ah. Umpisa natin ang briefing sa sinagawang Talk to the People kagabi. Ito po ang ilan sa mga salient points. Inatasan ng Pangulo ang mga barangay kapitan na i-restrain ang galaw ng mga hindi bakunado. Bilang Pangulo, giniit ng punong ehekutibo na siya ang responsable sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Sa ating mga kababayan, ang pulo na sumunod ang lahat sa mga persons in authority tulad ng ating mga barangay captains. As the President stressed yesterday, these measures covering the unvaccinated are being done to protect our people as the unvaccinated put everybody in jeopardy. Inanunsyo rin sa Talk to the People na nagsimula na ang Food and Drug Administration or FDA na tumanggap ng mga applications para sa special certification for COVID-19 self-administered or home test kits, habang inaasahan ang Department of Health na maglabas ng guidelines sa January 17 on the use of home test kits and reporting system. Samantala, pinag-utos rin ni Pangulong Duterte sa mga kapulisan na arestuhin ang mga nagbebenta ng COVID-19 treatment drugs sa black market. Binanggit din ng Pangulo ang paglimita sa galaw ng mga hindi pa nababakunahan sa Metro Manila. Kung inyong matatandaan, una ko nang binanggit ang Regional Interagency Task Force Calabarzon ay hinikayat ang lahat ng kanilang local task forces na i-adopt ang mga hakbang ng MMDA. Ito naman po ay sinundan naman ng Regional Interagency Task Force ng Central Luzon na naglabas din ng isang resolution na naghihikayat sa mga lokal na pamahalaan ng Central Luzon na gumawa ng mga ordinansa para ma-regulate ang mobility ng mga unvaccinated sa kanilang regions. Inulit po namin, ito po ay para sa kapakanan
at kaligtasan ng publiko. Samantala, tulad ng una kong pinanggit, nagpulong ang IATF kahapon at ito ang ilan sa mga naging resolusyon. Epektibo sa linggo, Anuebe ng Enero, natatagal hanggang 15 ng Enero, nasa Alert Level 3 po ang mga sumusunod na lugar. Baguio City in the Cordillera Administrative Region, Tagupan City in Region 1, City of Santiago and Cagayan in Region 2, Angeles City, Bataan, Olongapo City, Pampanga and Zambales in Region 3, Batangas and Lucena City in Region 4-A, Naga City in Region 5, Iloilo City in Region 6, and Lapu-Lapu City in Region 7. Kaugnay nito, ang Special Technical Working Group for Data Analytics ay maglalabas ng bagong metrics kung saan ang datos ukol sa healthcare workers ay isasama bilang indicator for alert level classifications. Inaprubahan din ng IATF ang recommended policy shift sa quarantine at isolation ng Department of Health. First, hospital infection prevention and control committees shall be authorized to implement shortened quarantine protocols of 5 days for their fully vaccinated healthcare workers, consistent with healthcare capacity needs and individualized risk assessment. Furthermore, in extreme circumstances, and upon weighing the risks and benefits, hospital infection prevention and control committees are also authorized to implement shortened isolation protocols for their COVID-19 confirmed fully vaccinated healthcare workers. The foregoing shall be subject to the more specific protocols as may be issued by the Department of Health. Mamaya ay makakasama natin si Undersecretary Maria Rosario para pag-usapan ito. Inaprubahan din ng IATF ang home isolation ng COVID-19 confirmed individuals with asymptomatic mild or moderate disease at pinayagan ang home quarantine naman ng close contacts ng suspect, probable, or confirmed COVID-19 cases subject to the more specific protocols as may be issued by the Department of Health. Kasama rin ito sa tatalakayin ni Undersecretary Berhere itong COVID-19 home care. Sa usaping bakuna, nasa almost 112 million ang doses of COVID-19 vaccine administered as of January 6, 2022 according to the National COVID-19 Vaccination Dashboard. Samantala, 61.5 million ng ating mga kababayan ang nakatanggap na ng first dose habang nasa 51.6 million ang fully vaccinated as of January 6, 2022. Inuulit namin, tara na at magpabakuna. Huwag mag-procrastinate, ika nga ng Pangulo. Huwag nang ipagpaliban at magpatumpik-tumpik na patunayan na lahat ng bakuna ay ligtas at epektibo. Libre po ito at walang isisingil sa inyo. Magpa-schedule lamang po sa inyong barangay at magpalista sa ibang lugar. Pwede na rin po ang mga mag-walk-in. Sa mga fully vaccinated na, magpa-schedule na po kayo para sa inyong booster shots. Dagdag protection din po ito. Marami na po tayong supply, mga kababayan. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 update as of January 6. Ayon sa January 6, 2022 COVID-19 case bulletin ng DOH, nasa 17,220 ang bagong kaso ng COVID sa bansa, habang nasa 36.9% ang ating positivity rate. At habang patuloy ang pagtaas ng mga kaso, dapat doble po ang gawing pag-iingat. Ingat buhay para sa hanap buhay pa rin po
sa mga pumapasok on-site bilang paalala sa mga employer sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Una, mag-assign po tayo ng health safety officers sa inyong workplace para ipaalala sa mga empleyado ang pagsunod sa minimum public health standards at mag-monitor at mag-track po tayo ng mga sintomas. Pangalawa, tiyakin ang proper ventilation at iwasan ang closed spaces. Pangatlo, facilitate isolation para sa mga may sintomas o quarantine para sa close contacts at testing sa mga empleyadong may sintomas. Pang-apat, magbigay ng sapat na tulong sa mga nasa quarantine at sa mga nasa isolation. Ang suporta ay maaaring gamot, pagkain at iba pa. Pang-lima, i-promote ang paggamit ng bisikleta o paglalakad papuntang opisina kung malapit lamang ito para makaiwas ng exposure sa mga masisikip na lugar. At panghuli, mahigpit na ipatupad ang pag-i-inspect ng proof of vaccination sa mga premises or business operations na nire-require ng IATF. Now for other data, nasa 96.3% ang porsyento ng gumaling at nasa mahigit 2.78 million ang naka-recover. Malungkot naman naming binabalita sa inyo na kahapon ay mayroong 81 ang naidagdag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Nasa 1.79% ang ating fatality rate at ito ay nananatili mas mababa sa 2% global average. As for other data, tumaas po ang ating hospital care utilization rate. Nasa 43% ang utilized ICU beds sa Metro Manila, habang nasa 31% naman sa buong bansa. 42% ang utilized isolation beds sa Metro Manila, habang nasa 34% sa buong bansa. 50% po ang utilized ward beds sa Metro Manila, habang 27% sa buong bansa. 18% ang utilized ventilators sa Metro Manila, 14% naman po sa buong bansa. In other developments, the Philippine Statistics Authority today released the results of the November 2021 labor force survey, which revealed that the country's unemployment rate was 6.5% in November 2021. Ito na po ang pinakamababa mula Enero 2021. In terms of raw numbers, the total number of unemployed persons in November 2021 was 3.16 million, lower by 345,000 from the total 3.5 million unemployed persons reported in October of 2021. Ito ay dahil sa ginawa nating pag-iingat buhay sa hanap buhay, kung saan binabalanse po natin ang kalusugan, kaligtasan at ekonomiya. Bago po tayo mag-wrap up, sa ngalan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng sambayan ng Pilipino, nakikiramay po kami sa pagpanaw kagabi ni F. Sionil Jose, pambansang alagad ng sining para sa panitikan. Sa kanyang may bahay na si Ma'am Tessie at ang kanyang buong pamilya, mga kasamahan at mga mahal sa buhay, ang aming panalangin. Hindi lamang isang alamat na manunulat at storyteller, si F. Sionil Jose ay isang tunay na makabayang Pilipino. Maraming salamat po. Dito po nagtatapos ang ating opening statement. Makakasama naman po natin ngayon si Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Kasama rin po natin si Dr. Edsel Salvania. At kasama rin po natin si Dr. or Doktora Ana Lisa Ong Lim. Let's first go to Yusek Vergere for her presentation. Yusek Roset.
Magandang tanghali po, Kabsek Nobrales. Magandang tanghali po sa ating mga ekspertong kasama, Dr. Edsel Salvanya, Dr. Anna Ong Lim, and magandang tanghali po sa inyong lahat. Can we have the slides, please? With the recent spike of cases in the country due to the holiday season, we assure everyone that the Department of Health and the whole of government continues to monitor the new variant of concern, which is the Omicron, as well as the other variants. Kinikilala po ng Kagawaran ng Kalusugan ang kahalagahan ng PDITR or the Prevent, Detect, Isolate, Test, Treat, and Reintegrate na mga strategiya para sa mas madaling pagsugpo ng COVID-19. With that, the DOH will provide you today policy updates on self-administered antigen tests, quarantine, and isolation. Next slide, please. Para po sa mga nagnanais kumuha ng antigen test, narito po ang ilang impormasyon na kailangan niyong malaman para sa mas tiyak at accurate na resulta. Bago po tayo magtungo sa mga detalye, nais lamang pong ipaalala ng Kagawaran ng Kalusugan na no test is perfect. Ngunit ang mga test natin kapag ginamit sa tamang pagkakataon at oras ay mas nakakapagbigay ng tamang impormasyon ukol sa aksyon na kailangan nating gawin. If in doubt, hindi po kailangang mag-antay ng pag-test. Isolate, isolate, isolate. Para po sa mga individual na nakakaranas ng simptomas, mataas ang posibilidad na kayo ay magkakaroon ng positive na resulta. Paalala lamang po na kayo ay dapat mag-isolate immediately para maiwasan ang pagkalat ng virus. Para naman po sa mga nagnegatibo sa antigen test, ngunit nakakaranas ng simptomas, agaran po tayo magpa-RT-PCR test upang mas makakuha ng accurate na result, pero mag-isolate na rin po tayo. Kung kayo naman po ay isang walang simptomas at na-expose kayo sa COVID-19 positive individual at nakakuha po kayo ng positibong resulta sa antigen, dapat pa rin po kayong mag-isolate agad. Sa sitwasyong ito, kayo ay likely positive with COVID-19. Kung kayo naman po ay makakakuha ng negative na result sa antigen test, kayo ay dapat munang sumailalim sa quarantine at kumuha po ng RT-PCR test sa ikalimang araw mula nung kayo po ay ma-expose. Kung kayo naman po ay hindi na-expose at hindi rin po nakakaranas ng simptomas at nag-positive sa inyong antigen test, mag-isolate po kayo immediately, magpakonsulta po sa isang healthcare professional. Kapag naman negatibo ang nakuhang resulta sa antigen test, ugaliin lamang po na susunod po tayo sa ating safety protocols or mask, ugas, iwas, at airflow. Next slide, please. We also want to remind that not all antigen tests are created equal. Iba ang antigen test na ginagamit ng mga trained healthcare workers. Makikita po sa larawan na ito na iba ang direksyon at mas malalim ang pagkakatusok sa ilong. On the right side, makikita po ang brand ng antigen test kits na ginagamit ng ating mga healthcare workers. Paalala lamang po na hindi po ito advertisement kung hindi, nagsisilbi lamang po ng pagbibigay ng halimbawa at guidance para sa ating mga kababayan. Meanwhile, the illustration below shows how to use self-test kits. Kitang-kita po na mas madali itong gamitin dahil hindi kinakailangang malalim ang maging pagtusok sa ating mga ilong. At present, no antigen test kit that are self-administered has been registered by the Food and Drug Administration yet. Next slide, please. Ang mga available na FDA-approved antigen test kits are recommended to be used and administered by trained healthcare workers. Pag wala pong karagdagan at tamang training ang nag-a-administer nito, maaring hindi po maging tama or inaccurate ang sample na makukuha na maaring makapagresulta sa maling resulta. Kapag mali po ang pagkuha ng swab, malamang magiging mali rin ang resulta nyo at ito ay pwedeng magbigay ng false sense of security. Maari pong lumabas na negatibo kayo, ngunit ang totoo, positibo po pala kayo, ay nakalabas na kayo at nakapanghawa ng ibang tao. Next slide, please. Gusto rin po naming ipaalala na ang home quarantine and isolation ay pinapayagan po basta meron po kayong sariling kwarto at sariling banyo sa inyong bahay at mababantayan po kayo ng inyong local government unit o ng inyong healthcare provider. Kung kayo po ay positive at wala po kayong sariling kwarto at banyo sa inyong bahay, kayo po ay dapat dalhin sa isang accredited isolation facility
upang maiwasan pang makapanghawa sa loob ng inyong tahanan. Kung kayo naman po ay positibo o may simptomas, ngunit meron po kayong sariling kwarto at banyo sa inyong tahanan, sasapat na po ang home quarantine and isolation. Paalala na ang lahat ng kasama sa bahay ay maituturing na exposed at kinoconsider na close contacts. Kapag lahat po sa bahay ang exposed at matuturing na close contact, ang mga ito ay maaari na pong mag-home quarantine, particular kung walang simptomas, kung hindi senior citizens o walang comorbidity ang kasama at hindi po makakahalubilo ang ibang mga positibo. So maaari na po na isang buong bahay ay makapag-quarantine kayo magkakasama kung wala po kayong senior citizen, kung walang taong may comorbidity, o kung wala pong positibo na makakahalubilo nyo sa loob ng inyong pamamahay. Pinapayong mahigpit pa rin ang sundin ang minimum public health standards ng pagsusuot po ng face mask kahit po tayo nasa loob ng ating tahanan, gumawa ng physical distancing, mag-disinfect, at ang paninigurong maayos po ang bentilasyon sa loob ng inyong tahanan. Next slide. Narito naman po ang pamantayan kung sino ang pwedeng i-prioritize para sa ating mga quarantine at isolation facilities. Unang-una sa lahat, kailangan po natin i-prioritize ang ating mga vulnerable, ang ating priority group A2 o mga senior citizens, at saka ang ating priority group A3 o yung mga taong may comorbidities na walang capacity mag-home quarantine or mag-isolate. Pangalawa sa ating priorities ay yung ibang tao na wala rin kapasidad para mag-home quarantine or mag-isolate. Ibig sabihin, walang sariling kwarto o walang sariling parikuran sa kanilang pamamahay. Pangatlo, ang mga A2 at A3 na may kakayanang mag-home quarantine or mag-isolate. At ang panghuli, ang ibang tao na may capacity mag-home quarantine or mag-isolate. So pinapaalala po natin sa ating mga local government units, kung sakasakali, let us prioritize our senior citizens and those with comorbidities for our isolation and quarantine facilities. Next slide, please. Paalala po para sa lahat tungkol sa isolation and quarantine for the general population. Ang mga taong infected at positibo sa COVID-19, may simptomas man o wala, ay kinakailangang magsagawa ng isolation, mapabakunado man o hindi. Kung positibo ngunit walang simptomas o mayroong lamang mild or moderate symptoms, kinakailangan nyo pong mag-isolate ng 10 araw, mapabakunado man o hindi. Ibig sabihin, irrespective of your vaccination status, kailangan 10 araw mag-isolate. Sa ibang pagkakataon, nakadepende pa rin ito sa magiging payo ng inyong doktor. Kung positibo at malala or critical ang naging kalagayan, kinakailangan ng isolation period ay 21 araw irrespective of vaccination status, pero depende pa rin po sa advice ng inyong doktor, lalong-lalo na kung kayo naman po ay gagaling, no, at marerecover before the 21st day. Para naman po sa lahat ng exposed at posibleng magka-infeksyon, quarantine is needed. For fully vaccinated close contacts, 7-day quarantine period is advised. And for those incompletely vaccinated or partially vaccinated, yung isang dose pa lang po ang kanilang natatanggap o yung hindi pa talaga bakunado, kailangan nyo pong magsagawa ng 14 araw na quarantine kung kayo po ay exposed sa isang positibong individual. Next slide, please. Para naman po sa ating mga healthcare workers, binibigyan na po ng authorization ang ating mga Hospital Infection Prevention and Control Committee at ang ating mga provincial health offices na paikliin ang isolation or quarantine period ng mga fully vaccinated na healthcare workers. Para sa mga positibong kaso, asymptomatic or mild or moderate, maaari na pong ibaba hanggang 5 araw lamang ang maging isolation period ng mga fully vaccinated. Para naman po sa mga close contacts, maaari na pong hindi na sumailalim sa quarantine ang mga fully vaccinated na close contacts. Makikitang mas maikli ito kaysa sa protocol sa general public, kaya't kailangan pag-aralan at suriin po ito ng mabuti ng mga infection prevention and control committees ng ating ospital, depende sa pangangailangan ng ating mga ospital and weighing the risk and benefits. Next slide. At para naman po sa mga individual na nag-a-isolate at nakakaranas ng mga mild to moderate symptoms, i-maximize po natin ang paggamit ng telemedicine services ng ating mga healthcare providers
upang maiwasang mapuno ang ating mga health facilities at ospital. Mangyaring abutin sila sa mga contact details na nasa itaas. Muli, isang pamamaraan ng pagtulong ang pag-maximize sa telemedicine services upang hindi muna tayo tumungo sa ating mga ospital. Iwas transmission at iwas na rin ito sa pagpuno ng ating mga ospital. Next slide. Naririto po tayo ngayon upang harapin ang bagong mukha ng COVID-19, ang Omicron. Gayunpaman, makakasiguro po tayo na lahat ng ginagawa ng kagawaran ay upang maiwasan ang pagkalat at ang pagtaas ng bilang ng mga magiging kritikal at yung babawian ng buhay dahil sa COVID-19. Walang hamon na hindi kayang lampasan ang Pilipino, lalong-lalo na kung sama-sama tayong kikilos at papairali natin ang ating disiplina. Ang pag-iingat sa sarili ay maituturing na kabayanihan para sa mga nakakarami. Muli ating mahigpit na sundin ang ating minimum public health standards, agarang ibukod ang sarili kung makakaramdam ng maski na isa mula sa maraming simptomas na buhat sa COVID-19. Paalala rin po na agaran po tayo magpatest. Kung hindi naman po tayo makaka-access ng pagtetest, mag-isolate po tayo agad. Iyon po ang pinaka-importante para sa ating lahat ngayon. Lagi rin ang tatandaan, huwag po tayong magpapakalat ng maling impormasyon. Dahil misinformation can mean life or death. Accurate, timely information saves lives. So yun lamang po at maraming salamat. Over to you, Kabsek. Maraming salamat, Yusek Rosette. At please stay on board. At nandito rin po kasama natin si Dr. Edsel Salvania, si Dr. Ana Ong Lim, and of course, Undersecretary Rosette to answer questions from the media. Kaya tumungo na po tayo kay Yusek Rocky for the questions. Yes, good afternoon sa Carlo, kay Yusek Vergere, kay Doc Ong, and kay Doc Salvana, and si NPC. Ang una pong tanong mula po kay Maricel Halini ng TV5, similar question po sila ni Lay Alves. Para po ito, at saka ni Red Mendoza ng Manila Times, para po ito kay Doc Yusek Vergere, kay Doc Ana, and Doc Edsel. Request daw po sa statement sa sinabi ni Father Nika Austriaco ng Octa Research, we have to realize that Omicron is the beginning of an end of the pandemic because Omicron is going to provide the kind of population immunity that should stabilize our societies and should allow us to reopen after Omicron has begun. This is the hope and prayer. Omicron is actually a blessing. It will be hard for 1 month, but afterwards it should be a blessing because it should provide the population protection that we need everywhere, end quote. Yes, sige po. I'll start and then I'll give it to our experts, Kabsek. So unang-una po, gusto lang po namin iparating no, sa ating mga kababayan na dapat naiintindihan po natin ang sitwasyon natin ngayon. Mas maraming infections, mas marami pong tsansa ang virus na magkaroon ng replication, which is their cycle, ano? At nakakapag-reproduce po sila. At ang pinaka-importante, mas nagkakaroon ng tsansa ang virus na mag-mutate. So kailangan pigilan po natin ang ganitong kadaming infection para po hindi tayo magkaroon ng further mutations nitong virus na ito, which can lead to more fatal outcomes. Gusto lang po naming ipaalam sa ating mga kababayan, mag-advise kami, huwag po tayo maging complacent, huwag po tayo magpapahawa dahil po sa statements na ganito, hindi po ganyan ang direksyon ng ating response dito. Kailangan pa rin po natin mag-ingat, kailangan nating tigilang dumami pa ang infeksyon para mapigilan po natin ang pag-produce ng mas maraming variants itong virus na ito. I'll pass it on to Dr. Edsel and Dr. Ana for further answers po. Yes, siguro yung statement ko lang rin dyan is ang Omicron po ay virus, hindi po siya bakuna. At hindi katulad ng mga bakuna natin na very safe and hindi naman nakakahawa ng ibang tao. Itong Omicron po, pwede pa rin pong magdulot ng malaking pinsala. Sabi nga po ng WHO, wag po natin, hindi po dapat tayo nagkakamali na tawagin itong Omicron na mild. Bagamat kung fully vaccinated, mababa ang tsansa na mamatay at magkaroon ng severe, alam naman natin na meron pa rin tayong mga kababayan na hindi bakunado or kung bakunado man, nasa vulnerable population. Ang risk po ay hindi zero. Pwede pa rin po talaga silang tamaan, although it is less than somebody who is unvaccinated. And of course, nakita naman natin
tuloy-tuloy na ginugulat po talaga tayo nitong COVID, mahirap po talaga magsabi na beginning of the end. If there is one thing constant about COVID-19 and the SARS-CoV-2 virus is that it has surprised us time and again. Lahat po ng dalubhasa, mahirap po talaga i-predict. So wag po tayo magiging complacent. Bakuna lang po tayo and continue to use our minimum health standards po. If I can add, siguro yung pinagmulan po ng statement, ni Father Austriaco is yung study na nagpapakita na yung mga taong nagkaroon ng Omicron, yung kanilang antibodies, ay may bisa laban doon sa mga Delta viruses in the laboratory. Pero walang definite proof na pati dun sa ibang klaseng variants of concern ay ganun din ang inaasahan nating makita. And ang problema kasi natin, medyo etong COVID, maya-maya na lang ginugulat tayo. So although, syempre gusto natin na ito na yung pinakahuli, na wala nang susunod pang ibang variant, hindi pa natin masasabi, no, with certainty na ito na nga ang katapusan ng COVID. Sana, no, sana totoo, sana magdilang anghel si Father, pero siguro mas maganda pa rin maging maingat, huwag sadyaing magpahawa on the assumption na hindi na mahahawaan ulit ng iba pa, at ipagpatuloy ang pag-iingat. Thank you po. Question from Carolyn Bongkin ng CNN Philippines for Yusek Vergere. Na-identify na ba kung kasama si Gwyneth Chua sa latest Omicron cases? Ilan sa close contact niya ang may Omicron din? Lumabas na po kahapon ang ating genome sequencing results and we're still trying to verify. Kailangan lang po maintindihan ng ating mga kababayan na ang mga datos na ganito po ay nasasaloob sa ating batas ng RA 11332 at saka sa Data Privacy Act. So we cannot disclose the results of our genome sequencing to the public. Apo. Second question po ni Carol Limbongkin ng CNN Philippines for Yusek Vergere. Is the DOH still able to see a connection between the local cases? At this point, can the DOH officially say there is a local or community transmission? Well, our whole genome sequencing results cannot provide us with that kind of detail, no, to see if there are links or if there are a lot of Omicron already in the community. Pero simula't simula, last week pa lang po, nagsasabi na tayo na ang kagawaran ng kalusugan, pati ang ating mga eksperto nagsasabi, high likelihood na po ng Omicron ay nasa ating mga komunidad na. Maybe Dr. Edsel can supplement my answer, Yusek Rafi. Dr. Edsel? Yes. So yung ano kasi, if we're going to prove na meron talagang community transmission, na sustained community transmission, as has been mentioned, dapat hindi mo na siya matitrace back to clusters or imported cases. And usually, this is really after the fact. Kasi ngayon, nagdadagdag pa tayo ng sequencing, pero klaro naman, dumadami talaga as a proportion of our sequencing yung Omicron. And so, it's going, ang next step dyan is itatry, itrace back mo kung saan nanggaling yung mga yon. Kasi a substantial number of them are still from returning overseas workers. So yon, hindi yon community transmission. Pero dumadami rin yung nakukuha natin na sequences sa komunidad at yun ang kailangan natin pag-aralan. Pero again, this is all retrospective eh. Kasi we'll get that back 2-3-4 weeks from now. Pero nakikita naman natin yung behavior sa community. Hindi naman natin kailangan yung definitive proof para mag-act tayo. Ang action talaga is assume that it's here and prepare for it accordingly. Thank you, Doc Edsel and Yusek Vergere. Secretary Carlo, susunod na magtatanong via Zoom, si Mela Lesmoras ng PTV. Hi, good afternoon, Secretary Nograles at sa ating mga panauhin. Secretary Nograles, follow-up lang po din niya sa magkakaroon ng martial law. Sa kasama ng sitwasyon natin, hindi man po na lockdown, pero nakapag-usapan din po ba ng IEDF na from
Again, we've been ready. At i-consider din yung healthcare workers or availability ng ating healthcare workers sa pagde-determine din po natin ng alert levels. At ito'y pinag-aaralan pa ng IED. That being said, again, pag kinakailangan i-escalate ang isang lugar o ilang lugar, ang isang syudad o ilang syudad at probinsya, ay agad-agad naman po nating gagawin. And we have we've already announced the new alert level system for several cities and provinces for level 3. NCR continues to be alert level 3. And again, kailangan mag-escalate agad po kami basta tumama po sa mga parameters. Okay, thank you po, Secretary Nograles. Dalawang katanungan lang po for Yusek Verhere. Yusek Verhere from Mark Fetalco, may kulig po sa PTV. Tanong lang po niya, bakit daw po natatagalan ngayon yung paglabas ng resulta ng swab test? At dahil po ba ito sa pagdami ng mga nagpapatest? At ano po yung epekto ng matagal na paglabas ng resulta? Yes, no. So thank you. Una-una po, talaga po naman na tumatagal ngayon ang paglabas ng mga laboratory test natin dahil dun sa biglang demand for laboratory, dahil ang dami pong nagkakasakit. Pangalawa po, yung mga healthcare workers natin manning our laboratories are getting sick also. So medyo bumaba po ang kapasidad ng ating health human resources sa ating laboratories. And that's the reason why nagkakaroon po ng delays ng pag-release ng laboratory test. Ang consequence po na sinatanong kung madidelay ang ating laboratory test, syempre nadidelay po yung pag-report natin ng mga kaso. Pero kailangan po natin bigyan ng focus ano ang dapat natin gawin ngayon. Kahit hindi pa nyo po nare-receive ang inyong laboratory test at kayo po ay may simptomas o di kaya kayo po ay na-expose, kailangan po talaga ngayon ang pinaka-importante, mag-isolate po tayo para hindi na po tayo makapanghawa pa sa iba and we can cut the transmission in our communities. Opo. At isa pang katanungan from Mark Fetalco, Yusek Verhere, regarding lang po dun sa paggamit ng mga self-administered home test kits. Paano po kaya yung mga nauna na o matagal nang nagsiself-test since kalat din po ito sa online marketplace? How is the DOH handling in this in terms of COVID detection data collection po? Yes, no. So kaya nga po nagbibigay kami ng pang-araw-araw na babala sa ating mga kababayan. Ano, ito pong
existing na antigen test ngayon sa merkado, kailangan po guided kayo ng healthcare workers pag ginamit nyo to. And there is possibility of maling resulta kapag mali po ang proseso ng pagkolekta natin ng specimens. Kaya ang sinasabi natin, yung self-administered test kits po, wala pang rehistrado ngayon sa FDA. So maybe what our citizens are using are the existing or the current antigen test that are supposedly done or performed by healthcare workers. So ang epekto naman po nito dito po sa ating mga tinatalagang mga datos, no, para sa resulta, ay nagkakaroon po tayo ng gap, no? And we have long been asking our local governments to help us para po dun sa mga taong nagtetest dun sa kani-kanilang bahay, please report it to the local government so that we can include this in our case tallies para po maidagdag sa mga reported cases natin, because up until now, kulang pa rin po ang datos natin in terms of this antigen test results na ginagawa po sa mga kabahayan ng ating mga kababayan. Okay. Maraming salamat po, Yusek Verhere, at kay Secretary Nograles at sa ating mga panauhin kay Yusek Rakitito. Yes, thank you, Mela. Secretary Carlo, ulitin ko lang po yung tanong ni Mela, kasi po kanina ay nawalan po ng audio tayo kanina. So yung answer po ninyo, ulitin ko lang po yung tanong niya na kung itataas ba, may chance sa mag-alert level 4, at kung out of the picture pa ba yung local lockdown? Yes, yung gaya ng sinabi ko kanina, pag kinakailangan itaas sa alert level, kinakailangan itaas ang alert level ng isang lugar, saan man dito sa ating bansa, kapag tumama sa parameters ng ating alert level system, ay ginagawa naman po agad natin. Regardless kung nag-announce na kami ng alert level system for the first of the month hanggang sa 15 ay ganito, meron naman tayo nasa guidelines ng IATF na pag kailangan i-escalate agad dahil tumama sa parameters, ay ina-announce naman po natin agad. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng bagong announcement ng Alert Level 3 sa ilang mga lugar dito sa ating bansa. Kahit na hindi pa natatapos yung, hindi pa tayo nakarating sa 15, no, ng January. So ganoon din po, basta tumama sa mga parameters po at kailangan i-escalate dahil tumama na nga po sa mga parameters based on our decision matrix, ay i-escalate po namin. Again, ginagawa natin yan to restrict the movements para po ma-restrict ang transmission at pigilan ang pagkalat ng COVID sa mga lugar na may nakikita po tayong mataas na bilang. And that includes yung two-week growth rate, that includes yung average daily attack rate, and that includes yung hospital care utilization rate po natin. Opo. Sa Carlos, susunod na tanong mula kay Laila Salaveria ng Inquirer, does the President's order for barangay officials to restrain the movement of the unvaccinated apply nationwide? Will this directed be in effect regardless of the alert level in an area? It appears kagabi sa declaration, pronouncements at direktiba ng Pangulo, it appears na regardless at nationwide po yan. At kung pakikinggan natin ang salita ng ating Pangulo, ang kanyang instructions ay yung mga barangay kapitan ay makikiusap sa ating mga residente. Pag unvaccinated at hindi essential at hindi naman dahil sa trabaho, ay huwag munang lumabas. Dahil ito po ay para sa kaligtasan at proteksyon ng ating mga unvaccinated at ng buong komunidad at ng ating buong bansa. So, for the public's safety, health, and well-being, ay yung mga barangay kapitan, saan man naroroon, ay meron pong direktiba si Pangulo na makiusap sa ating mga residente, sa mga barangay, na kapag unvaccinated, hindi pa kumpleto ang vaccination, ay huwag mo na lumabas para mapigilan po ang pagkalat ng virus na ito, maprotektahan po natin sila, dahil nakikita po natin sa datos na yung mga unvaccinated po, pag nahawa po ng COVID, ay napupunta sa malubhang kalagayan, nagiging severe at critical. So nationwide po yan.
Opo. Susunod pong tanong mula pa rin kay Larina Salaver, yan ang inquirer for you, Sec. Vergere. Since the government daw po is calling on manufacturers to register their self-administered COVID testing kits, how does the government plan to ensure that positive results from these home test kits will be counted so that we can get an accurate picture of the COVID situation? Yes, you Sec. Rakino. So katulad po nung pinalabas ng FDA na ang DOH po will draft the guidelines and will issue on January 17. Kasama po yan sa pinag-uusapan natin ngayon to really monitor itong paggamit ng mga antigen test kits sa bahay para makuha po natin ang dato. So we will work with the local governments and our epidemiology and surveillance units in our local units so that makuha po natin ang datos ng gagamit nitong mga antigen self-test kits. Opo. Sir Carlo, from question from Angel Ronquillo ng DZXLRMN, nakatanggap na ba ng booster shot ang Pangulo? Kung oo, kailan at anong brand? At kung hindi pa, kailan daw po kukuha ng booster si Pangulo? Sa declaration niya kagabi sa Talk to the People, it appears na nakapag-booster na si Pangulo at Sinopharm ang nagamit. Doon yung sa sinabi niya kagabi sa Talk to the People. Apo. Thank you, Kamsek. Susunod na magtatanong via Zoom, si Trisha Terada ng CNN Philippines. Hi, good afternoon, Secretary Carlo, and to our guests, and to Sec. Rocky. Sir, since natanong na po yung sa alert level 4 kanina, I think I just ask about, do you think that it's still necessary? Kailangan pa po kaya na mag-akyat ng alert level considering that we're really expecting for the number of cases to increase in the coming days? Yung what we are using right now is the alert level system, no? That is distinct and separate from yung dati nating ginagawang classifications which was ECQ, MECQ, and etc., no? So ngayon nag-shift na tayo from the ECQ nung unang umpisa ng COVID-19. Ngayon, nasa alert level po tayo. So sa alert level, meron po tayong tinitingnan na tatlong indicators. Ito nga po yung sinasabi natin na two-week growth rate at yung ADAR, average daily attack rate. And then yung pangatlo, yung hospital care utilization rate. So nakikita natin, napapansin po natin na bagamat mataas yung two-week growth rate at mataas din po yung average daily attack rate sa Metro Manila, halimbawa, yung hospital care utilization rate ay hindi pa tumatama sa ating parameters. That being said, isang indicator na pinag-aaralan din po natin, yung healthcare workers natin. Kasi understandably so, marami sa healthcare workers natin ang na-expose, so kailangan mag-quarantine. At meron din po tayo mga healthcare workers na nagkakaroon din ng breakthrough infections. So this is one indicator na pinag-aaralan natin if it should be a fourth indicator in our alert level systems. Because this is something na we're seeing on the ground, na marami sa healthcare workers natin ang forced to quarantine or forced, and then of course those who have to isolate kasi nagka-breakthrough infection. So pinag-aaralan pa ito ng ating IATF. Mm-hmm. Sir, yung vaccines for minors, for kids 5 to 11 years old, I understand, sinabi po ni Secretary Galvez, ginagawa ng paraan para mapabilis. When exactly do we see this arriving? And ito pong vaccines for kids and even home testing, bakit sir parang it appears na medyo late po siya na pag-uusapan or late yung orders natin and itong sa home testing kits late na pag-usapan? Is there a problem in terms of foresight, sir? No, the home testing kit, unfortunately, walang manufacturer or supplier that applied for FDA. So that's why there is a call now, no? In fact, a public call using the Talk to the People kagabi ni Pangulo na kami po ay nananawagan sa mga manufacturers and suppliers to already pass through the FDA and get the home test kits accredited ng ating FDA. So that's number one. Number two, yung sa vaccines ng
for children, that's already being being sped up and processed. I don't know if USEC Rosette has any updates on that. USEC. Yes, CabSec, no. So nagkaroon po kami ng pagpupulong with the Pfizer group nung isang araw po kasama si Sec Charlie Galvez and Secretary Vince Dizon, kung saan nag-request po ang ating country, no, through our vaccine cluster if they can make their deliveries earlier. Kasi po ang kanilang kinukomit sa atin would be the first quarter for these vaccines for children 5 to 11 years old. And they said that they are going to study the matter. Mukhang positibo naman po ang kanilang reply. Ang pangako lang, it will be in tranches. Kasi yung buong bulko ng hinihingi natin or binili natin, actually may pera na tayo, will be delivered for the first half of the year. Pero nakapag-request tayo na baka kahit in tranches para makapag-umpisa lang tayo. We have to understand there is global shortage, no, of this 5 to 11 years old na bakuna coming from this manufacturer. Kaya ang nagkakaroon ng allocation per country sila ngayon, and hopefully yung commitment nila that they will provide us by the end of January until first week of February with the initial tranche for our vaccines. Great. Thank you very much, Yusek Verhere. Sir Carlo, just tonight po ba meron po bang talk to the people? And sorry, sir, I'll have to bring this up na rin in our briefing because we're having a hard time reaching you po off the air, no. May bagong protocol po ba tayo in terms of announcement or policy kung paano i-announce yung ating mga talk to the people or yung mga emergency meeting? Because it turns out, sir, recently medyo nahihirapan po kami to figure out kung kailan magkakaroon ng appearance si President, and we think it's really important that we let the public know also and that this has to be timely. Yes, for talk to the people, well, it's regularly, it's once, well, the regular schedule is once a week, diba? So it regularly it's on a Monday, but things happen on the ground. And so sometimes it gets moved to a Tuesday. And then again, because of certain circumstances, again, on the ground, things that nangyayari as we go along, nagpapatawag ng meeting si Pangulo, tulad nung nangyari kagabi, because he was concerned about Omicron and then this new variant na pinag-uusapan dun sa France. So it happens quickly and fast. I mean, we have to be agile. The president has to be agile and has to be able to, you know, call the cabinet to a meeting, no matter how sudden. And lahat naman kami, we're prepared, no, for any sudden calls or sudden meetings from the president. We know that things are shifting, things are moving very fast. So we are always on the call. Sir, so may talk to the people po ba mami? And can you also please get a commitment from the side of the palace in terms of announcement lang, for example, to MPC to let us know, sir, to give us leeway, a heads up in terms of the schedule of the president, sir? Yeah, as much as possible, we give naman the schedule, no? As much as possible, as early as possible. We also have certain limitations also and certain protocols that we have to follow. So, pasensya na lang po. But if it's any consolation, pati rin naman kami. We are always on the call. Anytime na kailangan magpatawag ng meeting, ay agad-agad naman pupunta tayo. Mm-hmm. Pero sir, mamaya wala pong talk to the people? Or meron? No word yet. No word yet. Again, let's all be ready and on the go. So anytime magpatawag si Pangulo, we just always have to be ready. Lahat po tayo. Mm-hmm. All right. Thank you very much, Sec Carlo, and to Yusek Verhere and to all our guests. Thank you. Yusek Rocky. Yes, Sec Carlo, tanong mula kay Angel Rukilio ng DCXL-RMN. Nabanggit po ng Pangulo kagabi sa kanyang talk to the people na hindi ka agad huhulihin at pagsasabihan muna ang mga lalabag sa no vax, no labas policy. Hanggang ilang warning po ito bago sila pagmultahin o arestuhin? Opo, yung mga multa at yung
kung may kasama rin pong ano yun, imprisonment, no, will really depend on the ordinance to be passed by the local government unit. Gaya ng sinabi ko po, yung Metro Manila Council ay meron na pong naipasang resolution calling on the member LGUs to pass their respective ordinances. Pagkatapos po niyan, yung Calabarzon region naman po ay meron din pong resolution na yung mga kanyang mga LGUs ng Calabarzon ay gagawa na at magpapas na ng kanilang mga ordinansa. Yung region, yung pinakabago, itong Central Luzon. So Region 3, ganun din po. Meron resolution na yung mga LGUs po nila ay gagawa na at papasa na po ng mga ordinansa din po nila. At sana nga po, yung ibang mga regions ay ganun din po yung magiging ang mangyayari. Pero ito na nga rin po yung trend. Darating po na yung lahat mga LGUs ay may kanya-kanyang ordinansa na. So susundan natin kung ano yung ordinansa pagdating sa pagpataw ng fines at kung may mga may imprisonment ba na kasama dito sa ordinance. At yun po yung magiging basis. Yun po yung magiging basis. Opo. Susunod po kay Joel Peleño ng DWIC, Secretary Carlo, ano-ano po ang mga inilatag ng paghahanda ng pamahalaan upang hindi maging super spreader events ang sinulog at dinagyang festival, kabilang na po yung Chinese New Year? Opo, tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan po ng IATF at ng DILG sa mga involved na mga local government units. Pero siguro sa mga LGUs kung saan gaganapin itong mga malalaking mga mga festivals na ito, no, at sa mga susunod pa mga festivals at maging sa ibang mga LGUs, maari pong sundin na lang po natin yung template na ginagamit natin dito para sa restrictions natin sa Feast of the Black Nazarene. Kasi ito na nga rin po yung, kumbaga, ang directive ni Pangulo na kami po ay nagpapasalamat muna sa lahat sa Simbahang Katoliko, Catholic Church, for being very cooperative. Papasalamat kami sa mga LGU, lalo-lalo po ng City of Manila at sa ating iba't ibang mga barangay. So let's please use that as the template, no? Yung restrictions na pinakiusap po natin dito sa Feast of the Black Nazarene. So ganoon din po ang pakiusap natin dun sa sinulog, sa dinagyang, at sa iba pa mga festivals. Yan lang po ang gagamitin nating template for the safety and protection of everybody. Opo. Yung sunod pong tanong ni Joel Peleño ng DWIC, I think para po ito sa DOH, kay Yusek Verhere or Doc Ong and Doc Edsel. With these new restrictions being imposed, nakikita ba natin na by mid-January maari na ma-contain o kahit papaano magkaroon na ng pagbaba ang COVID-19 cases sa Metro Manila at some nearby provinces? Unang-una po, no, hindi po certain that we can be able to stop the transmission all at once, no, ng ganun kabilis. Tandaan po natin, the virus has this incubation period of 2 weeks. So yun pong mga darating pang mga kaso natin, mga na-infect po sila the previous week or this week pa lang. So kung tayo po lahat ay magtutulong-tulong, aside from the restrictions that we are imposing, naandyan naman po yung posibilidad that we can stop further the increase in cases in the coming weeks. Pero hindi po din ganun kabilis yan. Ano? So maybe Dr. Edsel can further explain po and Dr. Ana. Yes po. Thank you, Yusek. Yung pag-akyat at pagbaba, medyo mahirap i-predict. Kung titingnan natin yung experience sa South Africa, na mas mababa actually ang vaccination rate nila kaysa sa atin, 30%. It went up very, very fast, parang nakikita natin ngayon, and it took about 4 weeks for it to go down. But very clear na yung number of hospitalizations, especially among the vaccinated, mababa talaga. Hindi siya sumunod katulad nung sa Delta
nakita naman natin marami talagang nagkasakit at severe yung mga pasyente ko at that time, ano, sunog talaga yung baga. As in, hirap na hirap huminga, maraming kung uuwi, kailangan talaga ng oxygen. Ngayon, ang mga nakikita namin sa ospital, yung lungs are not as severely affected. And actually, the reason they're in the hospital is because may iba silang kapansanan. Ito yung sa mga bakunado talaga. Meron pa rin mga severe, lalo na dun sa mga hindi vaccinated. But in general, as long as we are able to maintain our healthcare workers component and we keep our healthcare workforce healthy, and everyone cooperates, yung 4 weeks na yon, baka naman we can minimize the deaths and we can minimize the hospitalizations. Hopefully, dahil mataas ang vaccination rate ng Metro Manila, may laban po tayo dito. If I can add, Yusef Rocky, siguro isipin din natin, no, although nakatuon yung pansin natin sa Omicron ngayon, hindi naman nawala pa ang Delta. So isang dagdag na dahilan yun kung bakit hindi tayo dapat magpakakampante. Kasi paano na lang, hindi naman natin alam kung yung kakapit sa ating virus Delta or Omicron o iba pa yun, no? So the best thing to do is really to continue to be careful continue practicing minimum public health standards para hindi naman tayo mahawaan. Thank you. For CABSEC, Secretary Carlo, tanong po ni Joel Peleño ng DWIC, ayon daw po sa PSA, bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 6.5% noong November kung ikukumpara daw po sa 7.4% na unemployment rate noong buwan ng Oktubre. With this new development, kayong 2022 na muli na namang sumipa ang COVID cases at muling naghigpit ang mga restrictions, do you think may posibilidad na muling magkaroon ng pagtaas ng unemployment rate sa bansa? Well, una sa lahat, it's really a balance of health and economy, no? Binabalanse natin yan. And that's one of the reasons bakit nag-shift tayo to alert level systems. And the shift to alert level systems identifies kung ano yung mga industries na may close contact, na medyo closed at masisikip. So clearly identified yung 3 C's, no? Closed, at close contact na 3 C's na mga industries. At yun yung binibigyan natin ng restrictions in terms of 10%, 30%, 50%, di ba, ng capacities. Doing that somehow allows other industries na hindi naman ganun ang kalagayan to continue to operate, more industries to operate. But yung mga industries na kabilang sa 3 C's, dun lang tayo nagkakaroon ng restrictions. Plus, marami na rin pong bakunado. Tingnan nyo yung restrictions, no? Pag kasama sa 3 C's, pag vaccinated naman, ay pwede naman pong papasukin depending sa capacities. Which is why kailangan i-ramp up natin yung vaccination natin, number one. And then number two, yung alert level systems na susundin natin follows the 3 C's nga. Yun lang yung lalagyan natin ng konting restrictions. Yung hindi naman kasama doon, hindi naman masyado madidistorbo. So by doing that, hopefully, hindi ganun ka laki ang magiging effect sa unemployment natin. But again, it's really balancing health and the economy here. Which is why, para sa amin sa IETF, pag kinakailangan i-escalate, kailangan, we really have to escalate. Again, to protect everybody and bring down the transmission so that we can lower the alert levels pag nakikita natin na may downward trend muli. Yusek Rocky? Opo. Okay. Yes, susunod pong tanong, CABSEC, medyo bumaksak pang internet ko, pasensya na po. Mula po kay MJ Blanca Flor ng Tribune, when Health Secretary Duque said he need
we need to prepare for the worst case scenario. Ano daw po ang scenario na nakikita ng pamahalaan? Does he refer to an infection surge worse than Delta last September or a healthcare system that is overwhelmed? Ano po ang numero nga tinitingnan para masabing the worst case scenario is here? Opo. Sa IATF po natin at sa mga TWGs at sub-TWGs din po natin, may mga tinitingnan po tayo mga scenarios. Scenario A, scenario B, scenario C. And these scenarios are based on projections kasi meron din po tayong faster group na does the projections depending on the different factor sets of factors. So dahil sa mga projections na yan, makikita namin ano yung scenario A, scenario B, scenario C, scenario D. So yung worst case scenario ay kabilang po dyan. And that allows us to responsibly determine no kung ano yung mga hospital beds na kinakailangan natin, ilan ang mga MEC beds na kinakailangan natin na worst case scenario, how many ICU beds additional ang kinakailangan natin, how many healthcare workers ang kinakailangan natin. So para hindi tayo maging mabablindside. Maybe you, Sec. Rosette, would like to add to that. Opo. Susunod pong tanong for you, Sec. Ben. Sec. Rocky, babigyan natin ng pagkakataon. Okay, go ahead. Sige po. Yes, sir. Actually, what Secretary Duque meant siguro is in anticipation no, of this worst case scenario because government has been preparing no, even 2 weeks prior to the initial increase of the number of cases due to this mobility and Omicron. Naghahanda po tayo. But of course, lagi natin titignan yung worst case para handa po tayo lahat katulad ng sinabi ni CABSEC. Doon po sa initial projections na pinapakita sa ngayon, although hindi pa ito kompleto, no, these are initial estimates na ipakita po doon sa projections na yon na maaring 5 to 6 times more transmissible ito pong Omicron variant na ito. Kung saan nakikita po natin ang case doubling time natin ngayon is 2.2 days. Ibig sabihin, every 2 days nakikita po natin nagdodoble ang mga numero ng kaso. Pero ang kagandahan naman po sa nakikita natin ngayon, katulad ng sinabi rin po ni Dr. Edsel, during the Delta increase in the number of cases, we had about 2.8% hospitalizations. Ngayon po sa Omicron, nakikita natin ang trend nasa less than 1.6 to 0.8% lang po. So mababa po yan kumpara doon because we know that Omicron may be milder. Kaya lang, ang lagi nga natin sinasabi, kapag sumobrang taas ang mga kaso, it may also overwhelm our system. Kaya dapat, lagi tayong handa. That's why the Secretary of Health is saying we should prepare for the worst case scenario. Susunod pong tanong ni MJ Blanca Flor for you, Sec. Verhere, apart from tapping postgraduate medical interns and the armed forces, ano po ang magagawa to augment our health workforce? Naka-mute po kayo, Yusek Rosette. Sorry. Yes, thank you. Ito po yung pinapaliwanag kanina po ni CABSEC Nograles and kasama po sa presentation ko, pinag-usapan po sa Interagency Task Force kahapon ito pong issue na ito about healthcare workers. So first, to augment, na kapag utos na po, no, nakapaghingi na ng tulong ang ating mga secretaries from PNP and our uniformed personnel para makapag-augment ng resources natin for healthcare. Yun pong mga personnel nila na medical, ide-deploy po sa mga nangangailangan mga ospital. Pangalawa po, that's the very reason why we have updated our policies on isolation and quarantine for our healthcare workers so that we can be able to manage rationally ito pong mga healthcare workers na nagkakasakit pero fully vaccinated naman o di kaya ay na-expose at fully vaccinated because in other countries, even in CDC, they already have protocols na kapag fully vaccinated ka, you can shorten your quarantine and your isolation. And that is what we have adapted para hindi naman po masyadong mabawasan ang ating mga healthcare workers sa ating mga ospital. Opo. Thank you, Yusek Verhere. Susunod pong tanong,
CABSEC, on the invitation of President Duterte to rebel nurses, kanino po pwedeng lumapit ang grupong ito to assist our pandemic response? Actually, government has always been welcoming rebel surrenderies, no? So meron po tayong mekanismo dyan. In fact, down to the regional level, in fact, we have meron tayong regional task force dyan, ano? At in fact, yung mga rebel surrenderies po natin, binibigyan pa nga natin ng kabilang sila dun sa mga sa ECLIP at sa ating incentives na binibigay, no, for rebel surrenderies and rebel returnees, those nagbabalik loob. Kaya meron po tayong tinatawag na task force balik loob. So makipag-ugnay lang po sa task force balik loob. Opo. Yung tanong po ni Cristel Guangco ng SMNI for you, Sec. Verhere, ay nasagot na po niya sa kanyang presentation about dun sa healthcare utilization at saka kung may local transmission na ang Omicron. And how many LGUs in Metro Manila and nationwide daw po ang nakaabot na sa kanilang vaccination target, Yusek Verhere? Yes po, Yusek Raki. No? In the National Capital Region, they have this data of 116% for the first doses and 107% for fully vaccinated individuals. All cities and municipalities, almost all of them, have achieved already the targets for vaccination. Kaya nga po, ang ginagawa na po ng ating mga cities and municipality dito sa NCR, yung iba pa hong regions ay tinutulungan na po nila para mabakunahan, no? Like the nearby provinces, katulad sa Region 3 at sa Region 4A, tumutulong na po ang ating NCR cities. Dito naman po across the country, meron na po tayo nakaabot ng achieve or the targets, no, for vaccination. Yung CARPO at saka National Capital Region had been able to achieve the targets for vaccinations already. While for the others, there are some na kaunti na lang they can achieve already, and for some, kailangan pa ho ng kaunting tulong galing po sa national government. Opo. Thank you, Yusek Verhere. CABSEC, tanong mula kay Crystal Guangco ng SMNA News. Yung first question po niya, na sabi niyo na po sa inyong presentation about total delivered vaccine. Ang second question po niya, a published study said that the lack of pandemic preparedness had left the Philippines poorly defended against the new virus and its devastating effects. Investing diligently and consistently in pandemic preparedness, surveillance, and testing capacity, in particular, is a lesson that the Philippines and other low-middle income countries should learn from COVID-19. End quote. Any comment from the Palace, CABSEC? Well, kung titingnan natin sa buong mundo, we're all somewhat in the same boat. Developing countries, developed countries, lahat tinamaan ng COVID. And when I say we're all in the same boat, lahat tinamaan ng COVID. Even the more developed ones, even the more advanced countries are grappling with this virus. No? But that being said, sa ating bansa, kaya nga po, talagang ang nakikita talaga nating way out here of this pandemic is vaccination. And we have secured enough vaccinations doses, enough vaccine doses para sa lahat ng ating mga kababayan. Nandyan po yan. That is for our protection. We have secured it. Nandito na po sa ating bansa for deployment, for administration sa lahat ng mga unvaccinated, partially vaccinated, at ang gusto ng booster, nandito na po ang vaccines. That's the way out of this pandemic. Kaya tuloy-tuloy po yung panawagan namin sa lahat ng mga hindi pa bakunado, magpabakuna na. Sa mga partially vaccinated, complete your second dose. Sa mga naka-two dose na at kailangan mag-booster, mag-booster na po tayo. That is the way out of this pandemic. Yan po ay para sa kaligtasan nating lahat.
Opo, Kamsek, tanong mula kay Christelle, gawan ko pa rin ang SMN 9 News. Ilan na po yung total delivered COVID-19 vaccines sa bansa since March 2021 up to the present? How many po each brand? We have a slide for that. And if I can ask the tech team to flash the slide. So, ayan po, if makikita po natin mga kababayan, yung sa Crocky, ang ating vaccines, totally delivered 210,633,110. At meron po tayo dyan, ito mga as of December 26, so mas marami pa po siguro yung sa iba dyan, no? So we have AstraZeneca, Pfizer, Moderna. So lahat po yan, mga latest deliveries po natin. Opo. Susunod po ang tanong, Kamsek, mula kay Red Mendoza ng Manila Times. Sa inyo pong dalawa ni Yusek Verheri po, marami ang nagsasabi na mukhang na blindside na naman ang gobyerno dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 nitong nakaraang mga araw. Ano ang inyong masasabi sa mga komento na mukhang hindi napigilan ang pagpasok ng Omicron variant dahil sa hindi raw mahigpit na border control sa ating bansa? Well, una sa lahat, before I give it to Yusek Verheri, we have been very transparent from the get-go. Mula sa umpisa pa lamang, sinabi natin, sinabi ni Sec Duque, sinabi ng IATF po ninyo, it is a matter of time. Napapasok yung Omicron dito sa ating bansa because hindi naman tayo sarado sa ibang bansa. We are not close to other countries. In fact, kung sino mang Pilipino ang gustong umuwi sa atin, napayagan natin umuwi. That being said, in-implement agad natin ang four-door policy natin. Apat na pinto para mapigilan, ma-delay ang pagpasok ng Omicron, which we were able to do. Yung apat na doors, ulitin ko lang po, one is yung restrictions natin from other countries, no? Pangalawa po, pagdating po dito, ay yung quarantine protocols natin para sa international travelers. Pangatlo po, yung PDITR strategies natin. And then yung last, yung lockdowns, kasama kabila ang localized at granular lockdown. We were successful in delaying the entry ng Omicron. Although, again, from the get-go, sa umpisa pa lamang sinabi namin, we can only delay this enough to give us time to ramp up our vaccination para maprotektahan natin ang population, number one, and number two, to prepare our healthcare capacities and facilities. So ngayon, andito na po ang laban. Omicron has come. While we were able to delay it, Omicron has come. Marami na po tayo na bakunahan, pero we need now to vaccinate those in the regions. Sa NCR, mataas na po, 100% na po, but yung nasa regions po, yun na po ang kailangan natin hapunin. Again, we need to ramp that up for the protection of our kababayans in the regions. Yusek Proset? Yes, sir. No. So to respond, first, wala naman pong bangsa na nakapigil ng pagpasok nitong Omicron. These variants of concern or variants under investigation, katulad po ng sinasabi po ni Kabsek, it is not a matter of that it doesn't enter our country, but it's a matter of when. And tama po na talagang na-delay naman po kahit papaano, no? Because we were able to implement the controls in our borders. Ang atin lang pong dapat na focus ngayon would be for us to properly, no, respond well. Lahat po ng bansa na naapektado ng Omicron are having this kind of increase in the number of cases. What would be most important right now would be most of the cases are mild. Marami na po sa atin ang bakunado at hindi po natin kailangan mangamba na meron pong marami magkakaroon ng severe infections like that of Delta. Handa po ang ating health systems para sa ngayon, para mag-admit ng ating severe infections o yung pong mga maglulubha at magiging critical. Kailangan lang po magtulong-tulong tayong lahat para po ma-stop natin ang transmission. Ano? Ang isa pong naging driver kasi yung holidays po natin. Ano? Nataon tayo na nung dumating po yung Omicron sa ating bansa,
tayo po ay nagkakaroon nitong holiday rush, no? So it became a driver for this more transmission in the community, lalong tumaas ang kaso. So kailangan lang pong magtulong-tulong to cut the transmission in the community so that we can stop further increases in the number of our cases. I think, Yusek Rocky, maybe Dr. Edsel and Dr. Ana would like to add to this question. Yes po. Katulad nga nung sinabi ni CabSec Carlo and ni Yusek Verhere, lahat ng bansa po naghihirap po talaga ngayon with the onslaught of Omicron. Yung sa US, lampas 500,000 cases a day. Ito po talaga yung pinaghahandaan natin. Kaya po, yung paghahanda dyan, ang major paghahanda talaga sa COVID is vaccination. Kaya yun po talaga yung naging thrust. And at this point, na laganap nga yung pagkakahawahan, we will need to trust that the vaccines will protect us. Dahil kung bakunado po tayo, and in a way, at least itong Omicron is milder than Delta, pag bakunado ka, lalong mas nagiging mild siya in that sense. So hindi naman po tayo nagkakaroon ng problema sa mga seasonal influenza, sa mga ubo, sipon, pag lumalabas yan. Kasi kung may sakit po tayo, nagpapagaling lang po tayo sa bahay at bumabalik na po tayo sa trabaho. Dati, bago nung bakuna, yung COVID, nakamamatay talaga. Pero kung bakunado po kayo ngayon, magmimisto lang parang flu na lang yan at kailangan lang po natin talaga alalayan yung mga mas mahina, mga vulnerable population. So ibang-iba po ang pinapakita ng 2022 katulad versus nung 2020 or 2021 na wala pa tayo masyadong bakuna, ibang-iba po talaga itong next wave na to, and we are very hopeful that the vaccines will protect us. Dr. Ong? Siguro just to add, no, when we see blindsided, sinasabi ba natin na nagulat pa ba tayo dito? I think, unfortunately, hindi eh. Kasi ang dami na natin nakitang ibang mga bansa na ito rin na naging problema. And I think, hindi naman tayo nagkulang sa pagpapaalala sa lahat, sa isa't isa, na dapat mag-ingat tayo sa pagkakahawa. Kaya ganun na lang din ang reminders regarding get-togethers during the holidays, no? But I have to say, I'm sure sabik na sabik tayo makita ang ating mga kaibigan at kamag-anak, and maraming pagkakataon na nagkaroon siguro ng konting pag-relax dun sa ating MPHS. In any case, nandiyan na yan at nandito na tayo sa sitwasyon ngayon. So I think the reminder that we have to keep on emphasizing now is, ano na ba pwede nating gawin? Kung may nararamdaman, huwag nang dalawang isip, mag-isolate na kaagad. I think that should be the message now. Kasi sa bilis ng pagkalat nitong virus na ito, dalawang araw lang halos, magkakasunod-sunod na yung mga magkakahawaan sa isang workplace o sa isang tahanan, walang panahon para pag-isipan pa kung yung nararamdaman natin ay COVID ba o hindi. Opo, thank you. For a question from... pareho lang po ng tanong si Red Mendoza at si Lanes Capanti ng GMA News. Are you getting reports daw po that COVID-19 testing sites are being overwhelmed amid the increasing number of COVID-19 cases? How is the government addressing this? Yes, Yusek Rocky, no, we've been getting reports that there are queues, no, long queues in our laboratories now. And our laboratories actually have instituted maximum numbers, no, yung capacity nila, may limit na sila per day. Ang ginagawa po natin ngayon, pinapakala po natin na maaari pong gamitin ang antigen test, lalo na po kung kayo po ay symptomatic for the first 5 days of your illness. At saka po, dun po sa mga close contacts or yung directly exposed to the disease, maaari po tayong gumamit ng alternative methods of testing. Ngayon po, dahil nga po sa kadamihan ng mga nagkakasakit, ang amin pong abiso ngayon, what would be most important kung hindi man po tayo maka-access ng mga testing centers natin sa ngayon, tayo po agad-agad ay mag-isolate kung tayo po ay nakakaranas na ng simptomas. At kung kayo naman po ay exposed, please quarantine yourself so that we can cut the transmission in the community.
Thank you, Yusak Merhere. Tanong po mula kay Maricel Halili ng TV5. Base po sa datos ng DOH, gaano karami ang mild cases ngayon na may Omicron variant na kumpara sa peak ng Delta o surge noong September? Paano po ikukumpara pagdating sa severe cases? Wala po tayong datos pa, no? Because we only have 43 Omicron cases to date, no? Base po sa whole genome sequencing results natin. Pero nakikita po natin, base po dun sa balangkas, no? Or yung pagkaka-classify ng ating mga status ng mga pasyente na may sakit sa ngayon, na ang mild cases po natin ay mataas. Ang ating pong severe and critical ay bumababa. Dati po, naandun po tayo sa 3,000 plus na severe and critical maybe about 3 weeks ago. Ngayon po, we have 1,700 critical and severe cases. Pero hindi natin sinasabi na hindi magbabago ang itsura nito o classifications natin, ano? Maaring in the coming days ay mabago pa ho ito, kaya minomonitor po natin closely at pinoproteksyonan natin maigi ang ating mga senior citizens, yun po may mga comorbidities at lalong-lalo na yung mga hindi pa po bakunado. Dahil sila po ang vulnerable na magkasakit kahit severe, even if this is just Omicron. Opo. Tanong mula kay Pia Gutierrez ng ABS-CBN. For Yusek Berhere, nag-react po ang Alliance of Health Workers sa sinabi ni Secretary Duque na mahirap gawin ang mass testing dahil 100 bilyong piso kakailanganin para magsagawa ng mass testing. Ayon sa grupo, such a statement reflects the government's apathy and criminal neglect to the well-being of the Filipino people, end quote. It's been 2 years of pandemic, but the DOH and this government keep on using the lack of resources as an excuse for dereliction of their duties and responsibilities. They added that the DOH keeps on bragging that our public healthcare system is already prepared to handle the new surge of Omicron variant. But in reality, the DOH and Duterte administration is not prepared at all for any health emergency, as this government does not prioritize the health and safety of health workers and the people, end quote. Yes, actually kahit kailan, simula sa poll, we never advocated for mass testing. Kahit gano'n na kadami ang kaso natin sa bansa, ang mass testing po ay hindi inirerekomenda ng ating mga eksperto, and even science would say mass testing is not rational. It's not a rational strategy in any country at all. Pag gumawa ka ng mass testing, i-test namin kayo lahat ngayon. Bukas po, pag lumabas kayo, may exposure po kayo uli. Magte-test po ba tayo uli? Kaya po, ang atin pong in-adapt na strategy ay risk-based approach. Kung sino po yung may mga exposures, kung sino po yung may mga simptomas, sila po ang tinetest natin. Ngayon, understandably, sa dami po talaga na nagkakaroon ng sakit ngayon, we need to prioritize. It's because of resources. Yes, we are a recognized fact po yan sa Pilipinas, no, na yung resources po talaga ay medyo limitado. Kaya pina-prioritize, but we prioritize healthcare workers, senior citizens, and those with comorbidities kung sakasakaling dadating tayo na kailangan na mag-prioritize for testing. So again, mass testing is not a strategy that the government will adopt because it is not rational base sa siyensya at base po sa ating mga eksperto. So Yusek Raki, maybe Dr. Edsel and Dr. Ana again can supplement my response. Yeah, I think yung nagkakaroon ng confusion po dito is yung definition ng mass testing or what is adequate testing. Kung titingnan po natin, noong December, we hit the WHO benchmarks, hindi lang below 5%, below 1% pa nga. And it's really a natural consequence of how high community transmission is ongoing at the time. Kung gusto natin i-hit yung benchmarks na yon, the best way to reach that is really to control community transmission na we use our PDITR at yung ating pagbabakuna. Those are very, very important. Bukod pa doon, the fact na ang dami-dami nang nabakuna, hindi na ganun kahalaga yung impact ng testing when people, even if they get sick, will only have mild disease. Hindi naman natin tinitest lahat ng nagkakatrangkaso eh. Hindi naman natin tinitest lahat ng nagkakasipon. Ang importante is matest natin yung delikado na pwedeng magkasakit ng malubha
at i-treat natin with the tools that we have. Ang dami na nating gamot ngayon na para sa COVID at yun dapat ang hahanapin natin na pwede nating bigyan ng gamot. As more and more people get vaccinated and COVID turns into the flu or the common cold, the most important strategy will be to prevent death in the highest risk and also to ensure that high levels of vaccination are in place so that COVID does not kill anyone like it did before everybody was vaccinated. And so again, targeted testing, risk-based testing, ito po yung pinaka-importante aside from the fact na we maintain a high level of vaccination po. Yusek Rocky, siguro from my end, I think very important nga na maintindihan ng ating mga kababayan yung value na idinadagdag ng testing dun sa ating pagkukontrol ng sakit. Siguro from the current perspective na nabanggit ko nga kanina na ang bilis-bilis ng pagkalat itong sakit na to, gagamitin natin yung testing as a means to control the spread, I feel like medyo mahuhuli nga tayo. Kaya kung napapansin niyo kanina yung paalala natin, hindi magpa-test muna eh. Ang sinasabi natin, mag-isolate ka muna. Tapos kung may paraan, saka ka magpa-test. So medyo iba ang paglaban natin sa particular VOC na ito. So understandably, no, upset ang healthcare workers kasi they feel like ipinapain sila na wala mang kalaban-laban. Pero the point here is that karamihan naman sa atin, pagka nasa workplace at tayo gumagamit ng ating PPE ng maayos, the exposures are very controlled. In fact, karamihan nga sa atin, unfortunately, nahawaan in the community and at home, no? So the testing strategy that can be deployed, no, in the workplace will be again a targeted approach na identify yung mga tao na maaaring nagkaroon ng high risk occupational exposures. Hindi pa rin mass testing, no? So siguro mate yung mga strategiyang gagamitin natin para kalabanin to. Opo, thank you Doc Ong, thank you Doc Edsel, Yusek Berhere, and CabSec. Dr. Grales, salamat po, salamat NPC. Maraming salamat sa iyo, Yusek Rocky, and muli, thank you to Yusek Rosette Berhere, Dr. Edsel Salvania, and Dr. Ana Lisa Ong Lim. Mga kababayan, mataas na ang mga kaso. Malinaw po na lahat tayo ay kailangan kumilos ng may buong pag-iingat. Sabi nga ng ating Department of Health, let us not be agents of transmissions. Mask, ugas, iwas, plus ventilation, plus bakuna. Huwag po tayong lumabas kung di kinakailangan. Let us limit going out to reporting for work and for getting essential goods. Sa mga empleyadong may sintomas, manatili po tayo sa bahay. Stay at home, isolate. I-maximize po natin ang telemedicine services ng ating healthcare providers. Magtulungan po tayo. At sama-sama, we can help stop the transmission and beat COVID. Now more than ever, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan nating magtulungan. Maraming salamat po.